Good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Napaka-traffic po. Ako'y pabalik na naman ng Quezon. It's 6:58 in the morning. And you know, the last video I did, yun ay birthday ko at may mga nagpadala talaga ng GCash. May 50 pesos. I'm so happy. No? I'm so happy. Alam niyo, wala sa ano yun eh. Wala sa halaga. No? Wala sa halaga. Happy ako kasi nabigyan ako ng idea na tama yung ginagawa ko. Na tumutulong ako sa tao kasi may mga taong generous. No? Kahit 50 pesos, malamang yun lang talaga yung kaya nila. At hindi man ako humingi talaga ng malaking pera, hindi ako maasal mga ganun sa inyo, no? But yung bang nag-GCash sila, sabi ko nga 20 pesos, masayang-masaya na ako eh. Kasi alam mo yun, hindi siya sa pera, it's more of minsan naghahanap ako ng pag ako ba nangailangan, tutulong kaya itong mga taong ito, na kasi tumutulong ako. Kasi ang natutunan ko sa buhay, para mawala yung para ma-manage natin yung lungkot, also anxiety, huwag ka mag-expect, no, sa mga tao. Huwag mong expect na yung kabutihan na ginagawa mo ibabalik sa'yo. Okay? Kaso, minsan, syempre, tao ka lang, parang gusto mo mag-challenge, gusto mo i-try, no? At ako'y successful. Kasi, may mga tao, no? Sabihin na natin, ano, hindi... Marami. I would consider marami sa in-expect ko, no? 50 pesos. Umaasa nga ako may 20. Wala eh. 50 pesos talaga. Baka naiya pa. Okay lang yun. Kasi ang tinitingnan ko lang dyan, worth it yung paggawa ko ng mga videos kasi nanggagaling ako sa pagiging generous sa pagmamahal, no? Na, and concern. Yung 50 pesos. Sobrang saya na ako noon. Meron nga isa, yung follower ko, nag-message pa, "Sir, magkano ba ang Starbucks?" Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi, sabi ko, wag na. Sabi ko, ganun. Okay na yun, idagdag mo na lang sa ano mo, no, chibuena mo sa pamilya mo. Sabi niya. Actually, kinukulit pa niya ako. Sige na, sir, kasi alam mo yung ginagawa mo naman, ngayon nakakalabas na ako ng bahay. Ano ba naman yun? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, ipamerienda mo sa mga anak mo. Sabi ko, ganun. So, yun, no, nakakataba ng puso na although dapat hindi ako mag-expect na babalik yung, huwag tayo mag-expect na basta gumawa ka lang ng kabutihan. Yun yung learning eh. Basta gumawa ka, bonus na lang yun kapag may bumalik. Dapat ganun yung mind setting natin. So, masaya ako. May mga bumalik. Yun, no? Sabi ko nga, wala sa halaga. Sabi ko, 20, masaya na ako. Eh, lalo na yun, nakipag talaga nag-message pa siya sa akin, no? Na, sige na, ano, hindi ko naman tinanggap, syempre. Hindi naman siya mayaman din. Yun nga, yung pa isa sa mga natutunan ko, yung mga mahihirap, sila pa yung, hindi naman siya mahihirap. Well, may mga mahihirap talaga na tumutulong, no? Itong mamang to, hindi naman siya mayaman. Pero ganun siya ka-generous. So masaya ako na may ganung tao. E naniniwala talaga ako na yung mga ganung tao. Actually dati, no? Nasiraan ako ng kotse. Naubusan ako ng gas. Paket ng Ortigas flyover. So yung kotse ko parang bumabagal-bagal ng ganun. Ang ginawa ko, itatabi ko. So nasa gitna ako eh. Gumanon ako. Eh, naubusan ako ng gas. Nakabalandra pa talaga ako sa EDSA. Nakaganun. Hindi nakadiretso sa EDSA, sa kalsada. Nakabalandra pa talaga yung kotse. Kasi nga, plano ko magkumanan na para tumabi. Inabutan pa ako doon talaga na walan. Alam niyo, may tricycle, may motorsiklo na huminto. Nagduda pa ako. Sabi niya, "Sir, gusto mo, bilang kita ng gasolina. Pengen pera." Sabi niya, ganun. "Bilang kita ng gasolina dyan sa may krame." Sabi ko, "Ah, talaga ba?" Sabi ko, "Maraming salamat." Pero sa isip ko, totoo kaya itong mamang to? Sabi ko, talaga, tutulungan kaya ako nito? Ganyan-ganyan pa ako sa isip ko. Tapos, alam nyo, although nagduda ako sa kanya, talagang totoo yung ginawa niya. Bro, mo, ganun siya kabait. Binilan niya ako ng gas. Walang, may police. Tapos sabi ko,
ayan sir, bibilan niya daw ako ng gas, ganyan-ganyan na. Tapos nag-uusap lang kami ng police, sabi ng police, may mga ganun pa palang tao, no, mabait. Maya-maya, bumalik, sabi ko, pero nag-uusap na kami na, ang saya naman, kalain mo yung taong yun, di ba? Or siguro, iniisip ko tuloy, pag gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa, babalik at babalik sa anumang shape or situation. Kasi siguro, tumutulong ka rin sa kapwa. Kaya sabi ko, okay. Tapos saan pa yun? Sabi ko, akin na yung phone mo, ano, loloadan kita or something. Kasi wala akong cash. Yun na yung pera ko, yung panggas. Sakto, parang 500 pesos lang ata yun. Sabi ko, sir, babayaran kita dun sa gas mo man lang or ganyan. Hindi, wag na. Ganun-ganun pa siya. Di, nakapag-text pa kami noon matagal na. Nainturin. Niloadan ko siya. Sabi ko, ito na lang load. Loloadan na lang kita. O, binigyan ko siya ng load. Anyways, so yun, no? Ano bang kwento natin today? Kasi last December 20, we talked about catastrophizing, no? Kung ano yung nagagawa ng utak natin when we catastrophize. Sabi ko nga sa inyo, mag-imagine lang kayo na mangangasim na kayo. Imagination pa lang yun. E kung may totoo, mangangasim ka rin, syempre, di ba? Yung totoo tsaka yung imagination, pareho lang epekto niya sa brain. Nagmamanifest siya sa katawan. Okay? Imagine mo yung mangga, mangangasim ka. Walang mangga, imagination lang yan. Nagiging totoo siya sa katawan mo. Kasi nangangasim ka, wala namang mangga. Yun yung pruweba noon. So ngayon, kung nag-catastrophize ka, halimbawa, ito sample ko, specific sa akin. Kasi nag-iyosi ako eh. Nag-iyosi ako, di ba nag-quit nga ako. Ilang beses ako nag-quit, ilang beses ako nagbumalik, ilang beses ako bumalik. Pag ganun-ganun ako sa sigarilyo, no? May time na taon talaga, successful ako. Pero kasi inisip ko, sarap talaga manigarilyo, nakakabuisit. So, babalik na naman ako. Minsan yung mga barka-barkada. Tapos ma-realize ko, hindi, tigil na naman ako. So, tigil. So, ganun-ganun. So, ganun yung nangyayari sa akin. Tapos mag-vape. Nag-vape pa ako kasi may available na vape. Anyways, so, isa sa mga kwento ko, yung may time na nagising ako, naalala ko yon, nagising ako, parang hirap ako huminga. Nung na-realize ko, nung parang, hindi ko actually sure kung hirap ako huminga. Kasi parang, hirap ba ako huminga? Siyempre, alam ko na yung anxiety, di ba? So, alam ko na yon. So, sabi ko, parang hirap ako huminga. Sabi kong ganun. Tapos, nag-imagine ako na, eto pa pala. Yung time, usually kasi ganito tayo eh. Kapag may narinig or may kilala tayo na namatay or blah blah blah, normal yun na pumapasok sa isip sa atin. Halimbawa, yung isa sa mga boss, meron siyang bata pa yun, wala pang 60, mga 50 plus pa lang. Namatay siya sa cancer. Esophageal, no? Esophagus niya may cancer. Nag-iyosi kasi yun. So, since nag-iyosi ako, na-realize ko, hala, oo nga, magka-cancer ko. So, nung araw na nahirapan ako minga, So, nung utak ko, nandun na kagad sabi, cancer ako. Sama na nung pakaramdam ko. Yung mga muscles ko, nagtitigasan na. Yung mga sa dito, yung sa binti ko, parang tigas. Nararamdaman ko talaga yung anxiety lumalabas. Yung takot, talaga may takot na ako. May worry na ako na ganun. Cancer, ganyan. Although, sa mga nag-iossi, hindi malayo. Talagang pwede magkaroon kayo. Okay? Kaya talagang i-stop nyo na yan kung kaya i-stop. So, yun, no? Ibig sabihin, ang punto ko lang, wala pa akong cancer, sana wag naman, pero yung pakiramdam ko, dahil na-imagine ko na siya na, ang mga imagination ko noon na parang nasa kama ako, sirap-nirap pa huminga, parang akong isdang wala sa tubig. Kasi nakita ko yung barkada ko rin na namatay sa COVID. Yung hininga niya talaga, yung parang siyang isda talaga na wala sa tubig. So, na-imagine ko na yun. So, grabe yung, ano ko, yung takot ko, yung worry ko na, shit, baka mangyari sa akin yun, ganyan-ganyan. Catastrophizing. Itong masakit. Wala ka pa dun sa cancer, pero ngayon dahil sa imagination mo, parang nandun ka na. Ganun ang catastrophe. Ang catastrophizing. Okay? Napaka-powerful ng imagination natin na nakaka-apekto sa katawan natin. Sabi ko nga, mag-imagine ka lang na mangga, maglalaway ka na. Imagination pa lang yun. Yun yung katibayan, katotohanan, na nagmamanifest sa katawan mo kung ano yung nasa isip mo.
yung sinabi ko rin na naisip ko na parang ma-imagine ko yung sarili ko, nahirap na ako minga, parang akong isda gaya nung barkada ko na namatay sa COVID. Tapos yung boss ko dati na nagkaroon ng cancer, na namatay siya. Ay, yun yung mga in-imagine ko, na nilalagay ko na yung sarili ko sa kanila. Na nagiging totoo siya sa akin kasi may takot na ako, may worry na ako. Kaso, kung titingnan ko yung sarili ko ngayon, ang tanong, may cancer ka ba ngayon, Jeremy? Wala. Pero bakit nandun ka na? Ganun yung catastrophizing. So, kailangan hulihin mo yung sarili mo na nagka-catastrophize ka. Gets nyo? Okay. Kung ganun ka-powerful ang brain natin sa imagination, then gagamitin din natin sa para ma-manage or ma-control yung catastrophizing or yung catastrophic thoughts. Ang daming magaganda niyan. Ang dami kong sample. Halimbawa, imagine ninyo dati nung bata kayo, may crush kayo. Sag-usap kayo. Imagine mo lang na nakatulala kang ganyan sa bahay mo. Ay, ngilitian ako nung crush ko. Kilig na kilig ka. Sarap-sarap daw. Saya. Kilig-kilig ka gano'n. Wala naman sa doon. Imagine mo lang na kanina, kinausap niya ako. Nag-imagine ka. Bumalik ka lang doon. Pero yung pakiramdam mo ang saya-saya. Diba? Ako. Eh kasi ngayon, alam niyo guys, yung Lotto, 500 million! Tumaya ako one time. Actually, kung may nanalo na. Basta nung 500 million yung nakataya ako eh. Kasi, uy, yun yung 500, totoo ba yan? Tumaya ako. Nung tumaya ako, grabe na imagination ko. Kasi 500 million, dinocompute na ako. Kung ang ganito ang sweldo ko ngayon, at sa isang taon, ito yung kinikita ko, okay naman ako sa buhay ko, eh, what more kung meron akong 500 million? Ilang taon sa sweldo ko yung 500 million? Sabi ko, ang tagal. Actually, pwedeng mamatay na ako, nandiyan pa rin yung may sobra pang pera kung ibabase ko sa sweldo ko. So alam niyo na, maliit lang sweldo ko. So, sabi ko, pero masaya naman ako ngayon. Sabi ko, ganun. Ibig sabihin, pag nanalo ko na, so nag-imagine ako, ito gagawin ko. Sabi ko, mag-aaral pa ako ulit ng mga psychology, ng mga tools para makatulong ako sa mas maraming tao. Hindi lang CBT, mag-aaral talaga ako ng mga kung ano-ano pa. Na kung ano-ano pa. Sabi kong gano'n. Ang bait naman ng police na yun. Nakangiti siya. Oh, ang bait-bait niya. Sorry. So, sabi ko gano'n na. Tapos titigil lang ako sa work ko. Mag-focus na ako sa ganitong pagtulong ko sa inyo. Pero syempre, kailangan magnegosyo din. So, iniisip ko yung tipong gusto kong gumawa ng resort sa Manila para hindi na bumiyahe yung mga tao, malaki kikitain ko doon. So, nag-imagine ako, ang saya-saya. So, tandaan nyo ha, hindi pa ako nanalo sa Lotto, pero yung imagination ko, ang saya-saya. Ang saya-saya nung imagine. So, pasensya na yung polis kasi. Kanina saya-saya, hindi bigla siya nainis. Anyways, so yun imagine ko, ang saya-saya na kagad. Nag-imagine ako, hindi pa nga ako nananalo sa Lotto. Pero kala mo, nanalo na ako dahil sa imagination ko. Nagigets ninyo yung power of the brain natin. Kung imbis na mag-catastrophize ka, mag-imagine ka, halimbawa na, what if mamatay ako sa katandaan? Na nandun yung mga apo ko, na ang saya-saya ng buhay, kahit hindi kami ganun kayaman, pero hindi ako magkakasakit. Andun yung mga apo ko, andun yung mga apo sa apo. Ganun ka nakatanda. So imagine mo na, tapos nandun lang ako nakatira sa isang farm na puro gulay yung kinakain, mga tanim ko. Ang sarap ng feeling. So imbis na nervyos na nag-iisip ka may cancer ka, kasi pareho namang hindi totoo eh. Totoo yung isa, may cancer ka, natatakot ka. Yung isang nag-imagine ka na mamatay ka sa katandaan mo, na masaya yung pamilya mo, andun yung mga apo mo, hindi rin siya totoo kasi future pa yun. Pero ano pipiliin mo? Mag-nervyosin ka sa catastrophizing? Or maging maganda, masarap yung pakiramdam mo kasi na-imagine mo yung sarap ng buhay mo na tatanda ka, mamatay ka na lang sa katandaan mo, sa pagod mo, sa buhay na masaya.
kasi lahat naman tayo mamatay. Siyempre, di ba mas pipiliin mo yung mag-imagine ka na, nag-imagine ako na loto, kala mo totoong-totoo, kala mo nasa harap ko na talaga yung pera eh. Ganun kasi ka-powerful. So, gagamitin din natin yung utak natin para i-counter yung catastrophic thoughts. So, instead, ang tawag doon, positive imagery. Okay? Positive imagery. Nag-imagine ka ng, paano kung magiging masaya ako? Paano kung lilipas din itong anxiety? Paano kung magpupunta kami sa beach? Paano kung... So, di ba? Yung bang pag-imagine mo pa na... Ah, tsaka by the way, ha? Gusto ko kayo may mga proof ako dyan na scientific siya. Ang daming athletes, no? Ang daming athlete na sa utak nila, pinapractice na nila kung ano mangyari. Halimbawa, meron eh, nakalimutan ko yung pangalan eh, pero may ganun. Siya, anong nangyari? Ano siya eh? Parang champion siya. Tapos, nadapa siya. Siyempre, naunaan na siya. Pero alam mo, ang galing. Nung nadapa siya, nakahabol pa rin siya. Siya pa rin nanalo. Pero alam mo, ginawa niya pala. Inimagine niya na yon. Bago pa dun sa competition, imagine niya na pag nadapa ako, ito gagawin ko. Sabi niya, pag nadapa ako, hindi agad ako bibira. Kasi, baka pag bumira ako, kasi may tendency kasi pag nadapa ka, alam, mahuli ka na. So, magmamadali ka. Yung energy mo, mauubos. Eh, ang haba pa nung takbo. So, sabi niya, ganito, pag nadapa ako, I'll take my time. Yung relax lang na takbo, babalik ako, kahit maunahan nila ako, okay lang. Hindi ko uubusin yung energy ko. Kasi, ibubus ko siya doon sa bandang huli na para makahabol ako. So, ganun ginawa niya, siya nanalo. So, nagkaroon na siya ng imagination, kahit pati yung imagination niya napapalpak siya at magagawa niya ng paraan, nakatulong sa kanya. Meron pa, isa. Ito, si Jim Carrey. Makikita niyan sa mga YouTube. Sabi ni Jim Carrey dati, nangarap siya ng, I'm not sure kung specific siya, basta parang $10 million sa ganitong taon. Magkakaroon ako ng $10 million sa ganitong taon. Na hindi naman siya ganun pa kasikat, ganun kayaman that time. Nag-umpisa pa lang eh. Alam nyo, nilagay niya sa wallet niya yung $10 million na nakalagay, sweldo ko dun sa, basta sa isang pelikula ganyan. Ilang years yon. Actually, yung papel, yung sira-sira na. Alam niyo nangyari, nilagay niya sa wallet niya, dilapidated na, as in, bulok na yung papel, sira na, ganyan. Nung year na yon, bago pa daw mag-Thanksgiving, meron siyang kontrata. Then, yung ginawa niya yung Dumb and Dumber na movie, $10 million. Sinulat niya lang yun sa papel. Ganun, no? Ang galing. Kasi kapag ganun tayo, kapag nasa isip natin, kikilos yung katawan natin towards the goal. Kaya importante na dapat meron kayong goal lagi. Halimbawa, kahit ako, sabi ko, gusto ko, ito goal ko, magkaroon ako ng $10 million. Oh. At yun yung pangalan ng bank account ko sa online. $10 million. Actually, mga 999,000 yun na lang yung kulang para sa $10 million ko. pero dahil doon, nakikita ko siya lagi na malayo pa ba ako? Oh, 999,000 na lang magde $10 million. Pero at least nakikita ko siya araw-araw. So kapag may pera pumapasok, doon ko lang nilalagay. I'm sure makukuha ko yun. Kasi ganun yung ginagawa ko. Hindi man ngayon, malay mo, tumaya ako sa loto mamaya. Boom! O di, sobra-sobra pa. So, ganun ka-powerful yung brain natin. Meron pa eh. Meron pang mga sikat na mga athletes, artists, na ganun yung mga storya nila. Kaya, ang gusto kong take away ninyo sa video na ito is that, ang catastrophizing, hindi yan totoo. Kayo lang naggawa ng isip nyo niyan. Ang problema niyan, hindi naman kayo doktor. Sabi ko nga eh, sumakit lang ulo mo, cancer agad. Tatanga-tanga ka ba? Di ba? Pwede namang gutom ka lang, wala kang tulog, kulang ka sa araw, sagi, I don't know. So, hindi porkit masakit ang ulo, nag-catastrophize ka na, pupunta na ako sa deathbed ko, hirap na ako minga, tapos mamatay na, yun na. So, ikaw ngayon, takot na takot ka na. Eh, hindi rin siya totoo.
So ngayon, instead, gagawin mo, ang tanungin mo sa sarili mo, eh what if hindi ako magkasakit? What if hindi naman talaga cancer to dahil tatanga-tanga lang ako? So ngayon, mag-iiba agad yung pakiramdam mo, imbis na matakot ka, mababali ngayon, oh nga, no, hindi naman. Tsaka ilang taon na to, ganun ako paulit-ulit. Hindi naman ako naso-stroke, hindi naman ako nag-heart attack. Kailan ba? Oh. At least may katibayan ka na never nangyari sa'yo. Hinimatay ka na ba? Never naman hinimatay. So pag inisip mo, himatayin ako, nakasabi mo, eh parang hindi ko hinimatay. Eh ilang taon na akong ganito, hindi man ako hinimatay. O di ngayon, imbis na yung takot mo, mababawasan dahil ganun ka nga mag-isip. Okay, gets ninyo? So I think that's it. Yun lang importante dyan. So kailangan ang take away ninyo eh, huwag ka nang mag-positive image ka. Mag-imagine ka na maganda. Na paano kung mag-workout? Paano kung wala naman talaga ako sakit? Eh, which is true. Kasi ngayon ka palang nag-iisip eh, tsaka hindi ka naman doktor. Paano mo nasabing may cancer kaya hindi ka naman doktor? Eh parang kung yung sakit ng ulo mo, gutom lang. Diba? Katangahan lang yun. No? Okay? So, again, maraming salamat sa inyo. Kung gusto nyo pa magregalo sa akin, abay, nandyan yung GCash ko. Tingnan nyo lang doon sa naunang video. Sabi ko nga sa inyo, masaya na akong bigyan nyo nga, imagine ko ha, kunyari, kung 10,000 kayo ngayon, times 20 pesos, ang laki nun. Magkano yun? Bobos amat. Magkano ba siya? Kunyari, 20 pesos. Kunyari, may calculator ako eh. Tingnan ko lang. Magkano? Iba dyan, galing oh. Kunyari, 10,000 kayong followers ko. Times 20 pesos lang. Oh, 200,000? Ang laki, ha? Laki regalo nun. Kung nag 20 pesos lang kayo. Okay. Eh, yung iba nagpadala talaga, may 500, 180, 150. Okay guys, maraming salamat sa inyo. Again, wala siya sa halaga. It's more of me being happy knowing na generous din pala kayo. Na dapat ko lang kayo talagang tulungan. Hindi man lahat. Kahit siguro 10 tao pumigay sa akin, sasakupin na kayo lahat ng mga yung 10 generous na yon. Kahit libo-libo kayong hindi generous. Ganun lang kasimple yun. Sakop na kayo, kayo mag-alala. Saka, yun o. So, yun. Maraming salamat. Merry Christmas! Bye!